Today's Gospel, Monday, November 1, is taken from St. Matthew chapter 5, verses 1 to 12. When Jesus saw the crowds, he went up the mountain. And after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you falsely because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven." The Gospel of the Lord. Today's faithful reflection is from Brother Christian Costuna of Hand of the Sower Catholic Community. Ngayon ay ating ginugunita ang araw ng mga santo, ang kanilang kabayanihan sa ating simbahan at pagpapalaganap ng Kristyanismo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa araw ding ito ay bumibisita tayo sa ating mga mahal sa buhay sa sementeryo upang bigyan sila ng pagpapahalaga na kahit sila ay nauna na sa atin, ay ganap pa rin ang kanilang mga alaala sa ating buhay. Kapag ako ay bumibisita sa sementeryo tuwing undas, ay lagi kong naaalala na ang buhay ay sadyang napakaikli o napakabilis lamang. Ito ay dahil sa mga lapidang nakikita ko kung saan may mga pumano na ilang araw, linggo o kaunting taon lamang ang naging buhay dito sa mundo. Ang ating buhay ay isang regalo na nagmula sa Diyos. At darating din yung araw na tayo ay babalik sa Kanya. Ang buhay natin ay pahiram lamang Niya, kaya sa mga pagkakataong kagaya ng Udas o Todos los Santos, ay magandang ipaalala natin sa ating mga sarili na ang buhay na pahiram sa atin ay gamitin natin sa matuwid at maayos na pamumuhay. Na sa bawat araw na tayo ay gumigising, ay patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon na namumuhay ayon sa kalooban at plano ng Diyos. Nawa ang paggugunita natin sa ating mga yumao ay maging daan upang mas lalo tayong mapalapit sa Diyos na Siyang may akda ng ating buhay. Let us pray. All saints in heaven, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.